apa? Talagang hinihingi ka sa doktor ng topo, biglang lumilita. Kaya na ako kaso. Sabi pa, nag-dipin siya na sa signal na. Hello mga ka-G-lovers. So ang problema ng TV na to mga ka-G-lovers ay yan, kusa siyang lumilipat yung channel. Kung iisipin mo ay napakadali lang yan siguro. Kasi pwedeng isipin natin sa tag switch lang yan. Saka yan may retreat siya. So madali na lang yan, bawasan lang natin yung screen. So yan ang titingnan natin kung talaga bang sa tag switch lang to. So let's get started. Buksan muna natin to mga ka-G-lovers, sabang binubuksan natin to. Kung bago kayo sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod natin na i-upload na video. So pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung in-upload natin na video. So maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So buksan na natin to. So ayan na mga ka-G-lovers, nabuksan na natin siya. Ininisan na rin natin siya. So titingnan natin mga ka-G-lovers kung saan ito nagka-problema. Siyempre uunahin natin itong tag switch. So may posibilidad kasi sa tag switch. Once na mag-shorted yung tag switch niyan, automatic magpapalipat-lipat talaga ng channel yan. So kung tinamaan yung sa channel button, nag-short na yung tag switch niya, so talagang lilipat yan yung channel niyan. So iti-test muna natin siya kung shorted ba talaga siya o okay pa naman. So tingnan natin. So parang okay naman mga ka-G-lovers, kita nyo. Pag pinipindot ko siya, yan pumapalo naman. So tingnan natin lahat ng tag switch mga ka-G-lovers kung okay ba. Pero mamaya, titingnan pa rin natin yan. Ihahang ko pa rin yan yung tag switch niya mga ka-G-lovers. Ihahang ko pa rin yan. So ito yung mga posibilidad na pwedeng tamaan yan. Pwedeng tag switch mga ka-G-lovers kasi nadaanan ko na rin yan sa tag switch. Pwede rin yung pinaka-system niya o kung jungle niyan nagkaka-problema, minsan ganyan yan, nag-auto select channel o palipat-lipat ang channel. O pwede rin dun sa may tuner yung mga capacitor o mga parts dun na kinalawang, pwedeng nakaka-apekto rin yon. So hindi natin alam kung alin sa tatlo yung pwedeng nagpatama dito o nagpasira dito sa palipat-lipat na channel. So based on my experience, yan yung mga posibilidad na tinatamaan mga ka-G-lovers. So una kong gagawin ay ihang ko muna itong mga tag switch, tapos titingin natin kung lilipat pa ba yung mga channel niya. So chinichick ko lang maigi kung okay pa yung mga resistor niya, kung hindi naman nagka-corrosion. So tinitingnan ko lang siya maigi mga ka-G-lovers. I-check ko lang yung ohms value niya mga ka-G-lovers. Kung same sa channel, yung dalawang resistor magka-same yung value niya ng ohms sa resistance. So yung next at backward o previous. So tingnan natin yung up or down na channel natin. Check natin yung resistor kung same yung value. We'll be right back.
1.8. Tingnan natin yung isa rin. So, sinusuyod ko lang mga ka-J-lovers kung saan napunta yung resistor. Nawawala kasi. So, same sila na 1.8K mga ka-J-lovers. So, ibig sabihin, walang problema yung resistor niya. So, next natin ay ihangko itong mga tax switch mga ka-J-lovers. Tapos, testingin natin kung hindi na ba siya maglilipat-lipat ng channel. Once na maglipat-lipat kasi yung channel nito, may posibilidad na may tama pa rin yung ibang side, yung ibang mga parts nito. Pwede kasing dito sa jungle, may naranasan kasi ako, nakaangat lang yung mga jungle or system, ganyan palipat-lipat ang channel. So based on my experience lang yan mga ka-J-lovers. At dito sa may tuner malapit, yung mga parts dyan may kinalawang yan, nakaka-apekto rin yan. At mayroong mga leaking na kapasitor, nakaka-apekto rin yan ng palipat-lipat na channel. So hindi pa natin alam. So titestingin natin mga ka-J-lovers habang nakahang yung tax switch kung magpapalipat-lipat pa ba yung channel mga ka-J-lovers. Nagpipiling analyze lang muna ako mga ka-J-lovers. Pinipil ko lang muna. So ina-analyze ko muna. So tinitingnan ko maigi kaya matagal. So yan, iniisip-isip ko muna mga ka-J-lovers. So, iyan ko muna yung sa channel button, yung isang paa niya, yung sa up and down ihang natin. Tapos mamaya, titestingin natin mga ka-J-lovers kung maglilipat-lipat pa ba ng channel. So, ihang natin muna to. So, ikabit lang natin mga ka-J-lovers para sa pag-testing natin. So, testingin na natin siya. Titingnan na natin kung gagana na ba siya o hindi na siya palipat-lipat ang channel. So tingnan natin mga ka-J-lovers. So hindi ko napindot pala yung ano, hindi umaabot yung pindutan. So inusog ko lang yung board. Testingin natin mga ka-J-lovers. Bale, ginamitan ko na ng remote, yung paninda kong remote. Testingin na natin. Kasi wala nang remote si ate. So napag-diskitan ko pa yung paninda kong remote. So inayos ko muna yung retrace. So babawasan ko siya ng
ano, kasi mataas yung retrace. So okay, wala nang retrace. Binawasan ko yung screen. So tingnan natin kung hindi na siya palipat-lipat. So tingnan natin mga kajilovers. Pindutan. Hindi naman marunong niya si Pura. Lola, doon na lang po ako. Ganun, ganun, ganun. Bakit ba? Cable gamit, munti na. Ano po? So nakita nyo naman mga kajilovers, nagpalipat-lipat ulit siya. So may problema pang iba. So hahanapin natin yan. Huwag ko po yan manggirara. Pansan mo. Huwag sa lirin ba niyo. So baka sabihin nyo pinipindot ko lang yung remote. Hindi. So ilalagay natin dyan yung remote para makita nyo talagang lumilipat siya. So kita nyo hindi ko siya pinipindot. Sige na. Sige na. So lipat natin sa channel 12 muna. Okay, tingnan nyo maigi ha. Hindi ko pindutin yung remote. Uso yan lilipat. So yan, patayo ko na lang yung remote. So ayan na mga kajilovers. So kita nyo, lumilipat siya ng kusa. So ibig sabihin, hindi sa tax switch yung problema niya mga kajilovers. So walang problema sa tax switch. Kaya pala yung fitness natin kanina parang good. So balik natin yung tax switch, yung connection ng tax switch. So sa channel button, so balik natin, i-resolder natin ulit. So walang problema pala doon. So hahanapin pa natin kung saan nagka-problema to. So next natin gagawin mga kajilovers ay ito. Tatanggalin ko yung capacitor dito sa may tuner, sa may malapit sa tuner. So para kasing nakikita ko parang may corrosion sa tingin ko lang. So papalitan na natin yan, meron naman akong pampalit. So ito yung capacitor niya mga kajilovers. Papalitan natin yan. So ito na yung pampalit natin. Bali, dalawa ito mga kajilovers. Palitan ko rin yung isa. So ito pa yung isa mga kajilovers, papalitan ko na rin to. 63 volts siya mga kajilovers, kita nyo 1000 UF, 63 volts. So dahil wala tayo nyan, so anong ipapalit natin ay 1000 UF, 16 volts. So ito yung ipapalit natin, 16 volts na yan mga kajilovers, 1000 UF, 16 volts. Kabit lang natin to, tapos tisingin natin siya kung tutuloy-tuloy na ba siya, kung hindi na siya palipat-lipat. Kasi kung magpalipat-lipat pa yan, hahanap pa tayo na pwedeng posibilidad na pwede niyan tamaan.
kinabit ko na yung ano, hinang natin na paa ng channel button natin. So, ayan na mga ka-G-Lovers, titislingin na natin siya kung gagana na ba siya. So, malalaman na natin kung hindi na siya magpalipat-lipat. So, pagpasensya nyo na mga ka-G-Lovers, yung cable kasi namin, yung mga wire niyan, parang ngilat-ngat na ng daga. So, may mga butas-butas na, kaya medyo malabo. Pero pwede na rin yan. Tinatamad pa akong magpalit niya ng wire. So tingnan na natin to mga ka-G-Lovers. So makikita na natin kung okay na siya. So ayan na mga ka-G-Lovers. Tig-power on na natin siya. So value ko, ay lipat ko lang siya ng channel. So, nilipat ko lang ang channel. So, napapabigol ako ha. So, yan. Piston na natin dito sa channel 12 kasi dito yung may signal. So, bitawan natin yung remote. Tingnan natin kung maglipat-lipat pa siya. So, antay-antay tayo mga ka-G-Lovers. Kapamilya Online Live, A to Z Channel 11 at sa TV 5. Mapapanood din sa I1 TNC, TV G-Lovers, okay na okay siya. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. God bless you all. Maraming salamat.